guys! Happy Wednesday! Yeah, it's Wednesday today, 11 o'clock. And as you can see, ayos tayo kasi lamis. Maglalamierda kami ng mga kids. Si Daddy yan ang bigay ng idea na to. Well, kasi today ay nasa office siya. So, July na, nag-change na siya ng off day. Sunday, Monday na yung off niya. Tapos, every Tuesday, Wednesday, nasa office na siya this month. So, kagabi, siya yung nagbigay ng idea na manood kami ng Minion movie with the kids today. So, yan, nag-book ako. Ay, hindi na pala ako nag-book. Kasi, hindi naman punuan ngayon. Kasi, it's a school day. For those na pumapasok sa regular school day sila, kami school break namin this week, then tapos na kami sa second quarter. So sabi ko, ano muna kami, break muna kami for this week. So I'm here to update you guys because it's been a week since lumabas yung result ng aming visa application or yung student permit application na matagal kong inantay. 'Di ba? Exactly 90 days, guys. 3 months. Lumabas yung result last Wednesday. And unfortunately, I think you can see naman from how I'm telling this story, ay tayo ay nasawi na naman. Mapa-oo si visa officer. So, yeah. It's been a week of sleepless nights and stress and sadness. Pero slowly accepting it, and actually kagabi na finalize ko na, kasi meron na akong nag-submit na ako ng documents. Hindi pa ako nakapag reapply ng student permit, pero meron akong ginawa kagabi na parang to jumpstart na naman yung aming application. So, I want to make this short kasi I vlogged last Sunday, nagkwento ako, pero sabi ko sobrang haba. Hindi ko na inedit. And then kanina, nag-try din ako mag-start ng vlog before pa ako nagbihis. Ang haba na naman. Hindi ko alam kung paano ko ma-shortcut yung kwento, guys. Eh. Pero, ayun na nga. Hindi na naman siya na-approve. And same grounds for refusal yung lumabas, which is katulad nga nung first application ko, dalawa yung reason, isang home ties and isang purpose of visit. Yung home ties kasi, ito yung mga compelling reasons mo why you're going back to your home country. I mean, alam naman ng mga visa officer yan na majority, siguro mga 90% na mga nag-a-apply ng student visa is ginagawang stepping stone para makapasok sa Canada, ganyan. Kasi alam nila, to be a student, meron kang pathway para maging permanent resident. Kumbaga, so, siguro, mga 10% lang talagang nag-aaral lang dahil gusto lang talagang mag-aral and gustong ma-promote sa work. Minsan kasi parang yun yung reason nila kung bakit sila nag-aaral, para mag-upgrade. Ayun na, para ma-promote, ganyan-ganyan. So, kahit na alam na nila yun na ginagawa, kumbaga, na possible maging permanent resident kapag nag-studyante ka, kailangan meron ka pa rin mapakita ng matibay na reasons na babalik ka. Kasi just in case, hindi ka maging successful, maging PR, gusto nila na, makikita nila na meron kang worth it na balikan at hindi ka mag-TNT sa bansa nila. So, sa mga home ties, usually ang nilalagay dyan, syempre, aside from your family, ano pa yung mga compelling reasons mo to go back, yung mga properties, kung meron kang, yung iba, nagpe-provide ng letter from employer, kanyari, for example, employed ka, tapos, hingi ka ng letter sa employer mo na, pagka once na-approve ka, or once na natapos mo na, nakagraduate ka na, i-hire ka namin ulit sa ganitong position, mas mataas sa position, ganitong sweldo, so mga ganun. Siyempre, wala ako nun. Pero, isa din na makakapagpatibay ng home ties is yung mga job
possible job, kumbaga job prospects. So, nung first application ko, hindi ako naglagay ng job prospects kasi 'di ba yung first app ko, ang kinukuha kong course nun is early childhood education. So, pag nag-check ako nun dati ng mga job posting ng mga teacher, mga kindergarten teacher, preschool teacher, ang konti lang, tas ang bababa ng sweldo. So, might as well, hindi ko na lang ilagay. So, hindi ako naglagay ng job prospects. But for the second application, since yung nagbago ako ng course, digital communications management, mas maraming trabaho na, mas maraming job position available for that. Tapos, so, nag-provide ako isang buong page, mga 18 na job listings. Kumbaga, nilagay ko mismo yung link sa JobStreet, sa Monster, sa Indeed, ganyan, mga job listings from, for the positions na possible kong applyan. Pero hindi pa rin. hindi pa rin siya kontento. And then, for the second one is yung purpose of visit, which is yung purpose of visit is yung pag-study. So, hindi sila na-convince or siya, yung visa officer na nag-review ng application ko, hindi siya na-convince dun sa aking purpose ng pag-study. Bakit ako mag-aaral? Ano yung in-expect kong outcome? Ano yung plans mo after studies? Mga ganun. Eh, di ba pinagawa ko na nga ito, nag-bayad ako ng $205. May pinagawa ako ng study plan. Siya yung gumawa. And I had high hopes. Kasi marami naman siyang na-approve. Kasi doon sa page niya, syempre pinapost niya yung mga na-approve. Hindi naman niya ipopost din yung mga na hindi na-approve, diba? So, I had high hopes. Kasi maganda naman yung ginawa niyang study plan for me. Pero hindi pa rin nga na-convince si visa officer. So, for the third time, siguro a month or siguro 3 weeks ago pa lang, nag-usap kami ni Vince. Sabi niya, wala pa yung result nito ha, sabi ni Vince, diba? What if nga ma-refuse ulit, anong gagawin? Tapos, siya na yung nag-suggest na siya naman yung mag-student. So, that last Wednesday, nung nag-iiyak ako, ganyan-ganyan, sabi niya, ako na mag-try, ganyan-ganyan. Sabi ko, di umuwi na nga ako. Tapos, ayun, nag-email na rin ako agad sa school kasi nag-request na ako ng refund. Kasi nga, ayoko na. Break na kami ng school kasi two times na kami hindi natutuloy talaga. So, nagpa-request na ako ng refund yung tuition fee kasi bayad na yung first semester ko ng tuition fee eh. Tapos, ang apuit-puit ako kasi nga, hindi ako maka-decide kasi ako talaga yung may gusto mag-aral. Ako talaga yung gusto ko talagang mag-aral. I mean, gusto kong personally, gusto ko talaga parang mag-upgrade in a sense, yeah. Although ang kukunin ko lang kasi ang kukunin ko ulit is diploma, hindi naman siya postgraduate, pero something like that para ma-update na rin yung sige ba 21 years na. Yeah, 21 years since I last graduated. So, marami na rin pagbabago yun. Although, feeling kong accounting, hindi naman nagbabago. Pero, yeah. Ako talaga yung may gusto mag-aral. Tsaka, of all, sa mga nagtatanong-tanong din ako, sa mga iba, tas nagbabasa ako dun sa Facebook page, na meron naman kasi talagang na-approve na, kahapon kami na-approve yung kaibigan ko, 51 years old. Hindi ko naman talagang kaibigan. Nakilala ko lang din siya sa group chat. 51 years old, na-approve siya. Grabe. Pero siya may work. So, yun, iniisip ko kasi parang ang red flag ko kasi unemployed ako. Pero hindi rin dahil may mga na-approve din. Like yung mga nabasa ko din. Like last week lang, 10 years ng unemployed. Tapos, yung nag-early childhood nga siya. Wala din connection sa mga inaral niya tsaka naging trabaho niya before, pero na-approve. So, medyo kailangan lang siguro na mas matindi pang explanation do sa aking study plan. So, nag-consult ako sa isang immigration consultant na ni-refer ng friend ko. Ito talaga, immigration consultant, nag-aral siya ng law ng Canada. So, sabi niya sa akin, yung una pa lang, hindi ako dapat sinuggest na mag-change program. Kasi sabi ko sa kanya, ito yung gumawa ng study plan ko for the re. So, nung nag-re-up ako, ganyan-ganyan, nag-suggest sa akin na wag ako mag-early childhood, na
itry ko tong programs na to, ganyan-ganyan. Sabi nga sa akin nung kausap ko na immigration consultant, sabi niya hindi na dapat pinag-change eh, kasi marami talaga na-approve na early childhood education na dahil mother, dahil dahil lang sa pagiging nanay, na-approve naman din sila. Dapat daw inilaban yun nung pinagawaan ko ng study plan last time, hindi basta-basta akong pina-change. Sabi niya, maraming mga legal arguments na pwede niyang gamitin to overcome yung red flags like age, unemployment, ganyan. Pero, happy nga, too late na. Kaya, well, gusto ko itong kausap ko ngayon, pero siya sabi ni, parang hini-heads up lang ako ni Vince na ayan ka na naman, masyado kang nabubuhayan ka na naman. Kasi nung nagpagawa ako ng second, nabuhayan ako kasi nga, sayo, o nga, ganyan. So, ano ako sa kanya. Parang naniwala naman ako sa kanya na parang, o nga, na dapat nga, hindi na ako nag-early childhood, blah, blah, blah. Sabi niya, nabubuhayan ka na naman ngayon, mayroon ka na naman parang nakakausap na ganyan. Tapos, diba, ayaw niya lang ako ma-disappoint. So, anyways, after few discussion, kasi diba sabi ko nga si Vince na mag-aaral, pero ako talaga yung gusto mag-aaral. Tapos na yan, kapag si Vince yung nag-aaral, parang ang heavy ng pressure sa akin, ako yung magiging parang breadwinner. Kasi hindi siya pwedeng si Vince as an pag kunyari si Vince ang nag-aral, hindi siya pwedeng mag full-time job, part-time lang ang pwede, 20 hours a week lang. So nakasalalay sa akin, kumbaga, yung magiging income. Sige, nakatakot ko. Sabi ko, tagal ko hindi nag-work. Ano makukuha kong work dyan? I mean, parang median wage lang yung makukuha kong work. So, gusto ko talaga ako mag-aral. Para si Misa magtatabaw. Anyways, ayun. You're wet! I'm hot too. But anyways, ayun, so after a few discussions, after a few puyat-puyat, research, sabi ko, sige na, balik na sa ako mag-aaral. Ang problema, well, hindi mo siya problema talaga, pero ang gusto ko sana is mag-try na umabot kami sa January na pasukan. Sa ano kasi, tatlo yung pasukan nila, merong January, merong May, tapos may September. So yung unang application ko nung December is supposedly for May na pasukan. But since hindi ako na-approve, nag-change ako ng program, tapos nagpa-change ako ng, nagpa-move ako ng pasukan, September, which is, ito nga, yung second application. But since hindi na naman siya na-approve, gusto kong humabol sa January na pasukan. Ang problem, kasi, yung medical namin, kasi diba, pag nag-apply ka ng visa, kailangan mo ng medical, 1 year lang yung validity niya. So, dapat, pag umalis ka, for example, na-approve ka na, tapos pupunta ka na dun, dapat, pag umalis ka sa bansa ng panggagalingan mo, valid pa yung medical mo. Eh, yung medical namin mag-expire ng December 8. So, sabi ko, sakto, kung doon ako sa January na pasukan, aalis kami ng first week ng December kasi you're allowed naman to go a month before your pasukan. Kasi, syempre, understood yung maghahanap ka ng bahay, mag-settle pa kayo, ganyan-ganyan. So, sabi ko sana, perfect, kung January na pasukan, alis kami ng first week of December, pasok pa yung medical namin, hindi na kami kailangang umulit. Ang kaso, itong school na napili namin, binigyan ako ng listahan kasi nung dun sa kausap ko nga na immigration consultant, meron siyang FB page, so may admin siya dun. So yung admin na niya yung kausap ko, sabi niya, nagbigay siya ng mga list of schools na pwede. Ang kaso, marami-rami naman siyang ano, pero ang napili talaga ni Vince na gusto ni Vince na province na sa Alberta. Dahil meron doon na parang meron silang program. Well, may ilan na province sa Canada na merong program for PR na tech-related, IT-related. So, meron sa Ontario, meron sa Alberta, meron sa Saskatchewan, tsaka sa British Columbia.
sa Ontario, hindi na namin pinipursue kasi nga very stiff yung competition ng IT doon. Kahit yung admin ng immigration consultant nakausap ko, sabi niya wag na doon kasi siya mismo, IT siya. IT yung work niya talaga, parang part-time lang siya dito dun sa tumutulong sa immigration consultant. IT siya, galing Ontario, lumipat siya ng Alberta. So, masyado nang stiff yung competition doon para mabunot ka sa... Kasi yung bunutan yun eh, yung sa pag nag-apply ka, so the higher the points you have, then mas ano ka, mas pasok ka. But anyways, ayun na nga. So, scratch out na yung Ontario. Binigyan niya ako ng list ng school ng Alberta, Saskatchewan, and British Columbia. Pero ewan ko, hindi bit ni Vince sa British Columbia. So, naging pinagpilian namin is Alberta tsaka yung Saskatchewan. And nangibabaw yung Alberta kasi mababa yung tax. 5% lang yung tax. Sila yung pinakamababa, I believe. Sa tax, 5% lang. Tapos, ayun nga, yung mga tech, yung pathway for tech. Tapos, ano pa? Yun lang, ang kalaban talaga yung winter doon kasi grabe yung lamig doon sa Alberta. Nung unang-unang apply ko, hindi ako nagtingin ng Alberta. Iniwasan ko ang Alberta kasi nga alam ko lalamig yung si Vince. Pero siya, sabi niya sa akin, bakit hindi ka nag-consider dito before? Sabi ko, kasi nga alam, malamigin ka. Sobrang malamig dyan. Sabi niya, malamig naman sa buong Canada. Anyways, tos ano... So, yung out of the schools na binigyan niya sa akin na list, meron sana ako nagustuhan kasi mura lang. Pero, si Vince kasi yung pag magre-research about sa lugar, ganyan. So, nag-research siya yung lugar na yun. Eh, maliit lang na city. Parang ano lang. Maliit lang siya na city. So, kinoconsider din yung job opportunities. Kapag maliit lang yung city, mas maliit lang yung job opportunity. So, yung napili naming school, pinakamahal sa listahan, which is yung SAIT. Pero ang ganda ng school na yun, grabe. Sana makapasok talaga ako dun. Southern Alberta Institute of Technology. Sobrang laki, sobrang ganda ng school na yun. So, siya yung pinakamahal sa listahan namin. Pero, nasa Calgary kasi siya. So, malaking city. So, mas maraming job opportunities. Tapos, tumingin na rin kami ng mga rental prices doon. Okay naman. Carry boom. So, yun. Ang problema... sarado na yung January intake, wala nang available seats. Ang next intake na available na is May. So, ayun na, napag-desisyon na namin na sige, May na. So, ulit-ulit kami ng medical, walang choice. Kung ma-approve kami, ulit-ulit kami ng medical. Yun yung ang sakit sa ano, kasi 1,000, kaming apat, 1,000 Singapore dollars. So, nakakahinayang din, pero wala nang choice eh. Kaysa naman, parang mag-go kami dito sa school na to, tapos papahirapan naman maghanap ng work si Vince or what. Basta, sige na, tsaka para enough time na din sa May pa. Kasi ang most probably, ang gagawing baka ang gawing strategy, kasi nga, sinasabi nila, kapag lalo na kung mga OFW, matagal na nakatira sa abroad, parang weak na kaagad yung home ties mo. Kasi nga, ikaw nga, tagal mo na nakatira sa abroad. Hindi nga umuwi ng Pilipinas eh. Parang ano yung guarantee na pag nag-Canada ka, uwi ka na Pilipinas. So, parang yun yung sinasabi na pag abroad kayo nakatira, mahina na agad yung home ties mo. Unless marami kang properties, meron kang business, blah, 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 ganyan. Isa ang mga dineclare ko lang na home ties sa application ko is... Of course, yung family, si mama lang, tsaka si ate ko. Kasi yung bunso namin nasa US, so hindi ko na siya pwedeng isali. So, mama ko, ate ko, yung family niya. Yung house and lot namin. House and lot namin, ni Vince, tapos government contribution, at saka yung mga job prospects. Sabi nga, kulang pa yun. Eh, ang sinasuggest sa akin matagal na unahin ko na muna yung ako lang daw muna ang mag-apply. Tapos pag na-approve ako, tsaka ako i-apply yung pamilya. Natatakot kasi ako sa ganun kasi parang may mga nababasa ako before na pag na-approve yung student, may possibility na hindi na-approve yung pamilya dahil nilagay mo sa application mo na iiwan mo sila eh. Tapos biglang ngayon i-apply mo. Yung mga ganun. Pero may mga success stories din naman.
And sabi nung admin, nakausap ko dun sa yung immigration consultant, sabi niya, I think ang ipapagawa sa inyo ni madam or yung boss niya ay ano, ako ay si Vince muna. And then pag na-approve na kami, tsaka na lang i-apply yung mga bata para mag-strengthen yung home ties. And yun, feeling ko ganun. So sabi ko, okay na din kung mag-apply na ako ngayon para may enough time pa. Kasi kung abutin ng 3 months yung sa amin ni Vince, pagka-approve namin, i-apply namin yung mga bata another 3 months na naman. So 6 months of para. Well, hindi mo masabi kasi yung ibang application, wala pang 1 month or minsan 1 month lang approve na or may result na sila. Ewan kong bakit yung sa akin inabot ng 3 months tapos i-refuse lang din. So I'm hoping na ganun. So okay na din na medyo maaga-aga makapag-apply na para kung ano't ano man, meron kaming backup plan. Tapos, iniisip ko din kung i-apply kami ni Vince at na-refuse na naman, at least meron pa kaming enough time na pag si Vince naman talaga, ito na talaga, siguro sa susunod, pag ako na-refuse pa, pero wag naman sana, ito na talaga, si Vince na talaga. Kasi si Vince, willing na rin naman siya mag-aral. Actually, excited siya yun nung na-refuse ako. Kung naghahanap na siya ng program niya. Naghahanap na siya ng school niya, naghahanap siya ng program niya. Parang nakita ko sa kanya na excited din siya mag-aral. Pero sabi ko na, ako yung na-pressure na pag ako yung naging breadwinner, parang natatakot ako eh. Baka hindi kami mabuhay. But anyways, yun. 21 minutes na yung vlog ko. So, kumusta naman yun? Alis na kami. Bye! Ay, hindi ko pa natapos. So, ayun na pala kagabi doon sa immigration consultant. Nagpasa na ako ng mga requirements para doon sa school. Nagbayad na rin ako ng application fee. Ang sakit. Bayad na naman. Lahat na labas ang labas na lang yung pera. Yung una kong school, waived yung application fee eh. This time, hindi siya waived. Itong school na to, hindi waived. $155 Canadian dollars. So, pag-check ko doon sa BDO ko, mga 6,800 yung nakaltas. Application fee, alam ko hindi yun refundable. Kung ang nare-refund lang is yung parang tuition fee kapag nag-apply, pag nagbayad ka ng tuition fee, tapos ano, nare-refund. Pero yung application fee, hindi yun nare-refund. Kaya, hi, ako, yung refund ko din doon sa unang school ko, hindi ko alam kung kailan papasok. We'll see. Anyways, alis na kami guys. Anong oras na? 11:24. Okay. Wala na kami na bus. 7:57. I think, ano, one o'clock talaga kami na palabas sa abot. Dito na kami, Jewel Changi Airport. Dami ng tao sa airport. Sana all nagta-travel. Let's go. Dito na kami guys, and inano na nila, nilabas na nila yung the rest of the things here. Last time walang ganyan. Nung unang nood namin dito, oba meron, may ball pit. Hey, are you babies? Oh goodness. Gusto ko dito maupo mamaya. Oh, diba? Sana kami lang, pero nung namili kami ng seats, merong nakabook sa likod namin eh. So doon kami nakaupo, pero you can also stay here. We're done with the movie. What's your verdict? What? What's your verdict on the movie? What's your verdict? Rate it. Rate the movie. Oh, I rate it. Max, which is 100 quid. 100 quid? I'm sorry, 900. What? Out of 10, what is the max? 10. No, I'm going to do over the max, like 999. So give 0.99. Is it one thumb up or two thumbs up? Infinite. Infinite. You liked it, Deb? Yes. Yeah, infinite. Yeah, they liked it. It's funny. Anyway, we're gonna eat. Eating time. We ordered chicken fried rice and shrimp. Ito may shrimp. Mas mahal ng $1 yung may shrimp. Saka nila chicken. Yum yum? Yeah. Oh, very good. Eating the veggie. Come on. Pinag-share ko lang sila kasi hindi maubos at wala ang tatay nila para taga-ubos. So, ako din. Baka hindi ko din maubos to. We'll see. Okay, let's eat. Guys, we're home. It's 5:15.
Antok na antok ako sa bus, grabe, pero hindi ako makatulog. Baka lumagpas kami. Ay, nako. Wala pa rin si Daddy. Magpapabili na lang ako ng ulam sa kanya kasi may kanin pa from last night. Bili na lang siya ng ulam. At ako ay antok na antok. Busog. Ay, hindi ba lang ako naka-vlog pala kasi after namin sa sinihan, bumili kami ng potato corner doon sa ano, merong potato corner doon sa mall na yun. Tapos, yun lang. Tapos, uwi na. Enjoy yung dalawa sa movie. Tapos sabi nila, panoorin namin, panoorin daw dito sa bahay with Daddy. Kasi, gusto nila kasama si Daddy manood. Yung sa mga streaming app. Pero wala pa kasi dun sa, pari ko, wala pa dun sa app na ginagamit namin yung Minion. Masyado pa kasi maaga. Or masyado pang bago. Pero sabi nga, ulitin daw nila panoorin with Daddy. Anyways, so kanina, nung nandun ako sa sinihan, ka-message ko din yung ano, ka-message ko yung immigration, ay yung admin, dun, yung admin nung immigration consultant na inano ko nga. Nasa Canada na yun, ah. So, bali yung kanina, magkausap kami, madaling araw na sa side niya. Tapos, sabi niya, ito na, mami, sasabit ko na po. Kinakabahan ako. This is it na talaga. Kasi, syempre, actually, kagabi pa lang naman, this is it na talaga kasi nagbayad nga ako. So, ay. Ano, kaso, ano, sabi ko sa kanya, based on your experience, gano'ng katagal? Kasi usually nga, magbabayad ka sa school, tapos bibigyan ka ng school ng letter of acceptance. So, yung letter of acceptance, importante yun para makapag-apply ka ng visa. Hanggat wala ka nun, hindi kami makakapag-apply. Doon sa una kong school, mabilis lang, mga wala pang 1 week or 1 week lang, meron na akong letter of acceptance dito sa school na to. Aabutin ng mga, sabi niya, one month, maximum 2 months. Ang tagal naman nun. So, ina-expect ko kasi parang end of July sana makapag-apply na or makapag, you know, masubmit ko na or malodge na yung visa application. Kaso mukhang hindi aabutin ng end of the month. Mukhang August na. So, adjust na naman tayo ng timeline. Anyway, so yun. I think I'm gonna end the vlog kasi sobrang haba na nitong vlog today. And yeah, I'll see you guys on the next one. Update na lang. Abuti ng isang taon. Isang taon na itong, mag-iisang taon na itong journey na ito. Grabe. Anyways, alright. See you on the next one. Bye! Thanks for watching!